Nais daw mag-angkat ni Pangulong Bongbong Marcos ng produktong petrolyo mula sa Russia. Hindi na lang daw kasi dapat sa mga tradisyonal na supplier dapat kumuha sa gitna ng krisis sa enerhiya. Pero ayon sa isang political analyst, posibleng may kaharaping komplikasyon ang desisyong ito ng Pangulo. Nakatutok si Maris Umali. Sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, bunsod ng patuloy na panggegera ng Russia sa Ukraine, nais daw ni Pangulong Bongbong Marcos na sa Russia na mismo mag-import ng mga produktong petrolyo. Sabi ng Pangulo, ayaw raw niyang magpakakampante pagdating sa paghahanap ng mapagkukunan ng mga produktong petrolyo. Kaya hindi na lang daw dapat sa mga tradisyonal na supplier gaya ng Dubai o Middle East kumuha ng langis. Hindi lang daw mga produktong petrolyo kundi pati mga feed, fertilizer at agricultural input ay balak din niyang i-import mula sa Russia. Ayon mismo kay Pangulong Marcos, nakikipag-usap na raw sila sa Russia at maging sa marami pang ibang potential supplier kaugnay nito. Sa gitna ito ng international sanctions sa Russia sa panggigyera nito sa Ukraine. Tinanong siya sa interview kung hindi ba siya nag-aalala sa mga sanctions na ipinataw sa Russia dahil sa giyera nito sa Ukraine. Sabi ng Pangulo, oo raw, pero ang pambansang interes daw ang mananaig. Ayon sa political analyst na si Richard Haydarian, strategic ang desisyong ito ng Pangulo na may mga posibleng kaharaping komplikasyon. The US is much more sensitive dun sa sanctions when it comes to military deals with Russia. But in terms of oil exports from Russia, the situation seems to be much more flexible. Magkakaroon din ng siguro annoyance in the United States, especially after the recent meeting between Biden and Marcos. Na parang, wait lang, I thought you're rebooting things. I thought you're becoming closer to the West and not as close to China and Russia as President Duterte. And then suddenly this. Sa isang pahayag, sinabi ni Energy Secretary Rafael Otilia, nasa kamay pa rin daw ng pribadong sektor ang paghahanap ng produktong petrolyo at hinihikayat sila na kumuha ng pinakamura at pinakamataas na kalidad ng produktong petrolyo kabilang na ang Russia. Sinabi rin ni Pangulong Marcos sa panayam na bukas din siya sa muling pakikipag-usap sa China tungkol sa oil at gas exploration sa South China Sea bilang bahagi ng pagda-diversify ng pagkukunan ng energy. Gusto rin daw niyang i-explore ang South China Sea para sa interim fuel supply habang binubuo ang renewable energy capacity ng Pilipinas. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.